Isyu One-on-One. Sa patuloy na pagsibol ng makabagong panahon, kalakip nito ang malaking pagbabago sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Ang pagyakap ng mundo sa modernisasyon, hudyat ng pag-angat sa antas ng pamumuhay. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa rin mga lugar sa bansa ang tila na pag-iwanan ng panahon. Maliit pa rin ang epekto ng pag-unlad ng ekonomiya sa pagpapababa ng poverty incidence sa bansa. Ayon sa pag-aaral, halos nasa 16.6% o tinatayang nasa 17.6 milyong mga Pilipino ang salat sa buhay. Ito ang mga pamilyang binubuo ng 5 katao na namumuhay lamang sa kitang mahigit 10,000 piso kada buwan. Lubang mababa kumpara sa sinasabi ng National Economic and Development Authority na 42,000 pesos ang kinakailangang kitain ng isang pamilyang binubuo ng 5 katao upang makaranas ng disenteng pamumuhay. Karamihan pa rin sa mga rural areas sa bansa, nakadepende ang pang-araw-araw na pamumuhay sa agrikultura na siyang pinakaunang maapektuhan tuwing darating ang malalakas na sakuna. Pangunahin itong iniinda ng ilan sa mga pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas, gaya ng lalawigan ng Samar. Bukod sa malimit na pagtama ng kalamidad, malaking kalbaryo rin sa nasabing lalawigan ang patuloy na paglaganap ng insurensiya, mga aspetong nagdudulot ng kahirapan. Batid ng pamahalaang panlalawigan ng Samar ang mga problemang ito na sagabal sa minimiting kaunlaran at bunga ng kanilang pagsisikap na pag-aanin ang buhay ng mga waray. Ayon sa uling datos, nagtala ang probinsya ng 32.2% poverty incidence, mas bumaba kumpara sa 43.9% noong taong 2015. Malayo pa man sa mababang numero unong inaasam, patunay lamang ito na hindi nagpapabaya ang pamahalaang panlalawigan sa pagsugpo sa mga hamong kinakaharap ng kanilang pamayanan. Sa edisyong ito ng Isyu One-on-One, tunghayan ang pagsibol ng bagong umaga sa nooy isa sa pinakahikahos na lalawigan ng bansa sa pamumuno ng bagong haliling gobernador na si Governor Reynolds Michael Tan. Diretsahan po tayo, Governor. How much pressure nasa balikat ninyo sa pagtugon sa kahirapan since for several years nasa top 10, top 15, top 20 kayo as the poorest province? Siguro nagbabago ito, pero anong pressure, gaano kabigat itong pagharap ninyo para tugunan ang problema sa kahirapan? Malaking pressure talaga yung pagtugon sa kahirapan. Kasi yun yung number one problem dito sa Samar. Siguro yung kahirapan dito parang naging way of life na ng mga tao. Pakiramdam ng mga tao, yun na talaga yung normal. Pero sa challenges na kinakaharap namin, tingin namin malaking part din yung insurgency at saka yung climate kung bakit din patuloy yung kahirapan. But what exactly do you mean by kahirapan dito sa Samar? Marami ba talagang mahirap? Ano bang gauge? Hindi ba kayo nag-oppose sa findings ng kung sino man na nag-survey niya na you belong to the top 20 poorest province? As much as gusto ko sana na wala kami sa top 20 poorest provinces, pero the survey shows na ganun talaga. Siguro in my part as the governor now, yun yung pinakamalaking issue that I have to face. At the same time, yung poverty naman dito, I cannot quantify kung paano ba talaga masasabing mahirap yung tao. Pero based sa national studies na ginawa, since we belong there, yun yung kailangan namin i-address. How does it feel to be part of the top 20 poorest province bilang governor? Nakita nyo ba, nadama nyo ba, nakasalamuhan nyo ba yung mga malinis? Kasi nasabi nila, Governor Michael Tan, mayaman na pamilya. What you know about being poor? Being poor, magkakaiba yung degree ng poverty dito. Some would say na mahirap yung Samar kasi walang malalaking structures, walang malalaking buildings. However, in my personal belief, I've been there to the barangays. Okay. And I have seen yung poverty in the sense na yung mga tao walang
maayos na tirahan. Okay. Walang maayos na palikuran. Okay. So, those are the basic things na kailangan talagang ma-address. Okay. In the sense naman sa walang makain, for me, I cannot really say na yung Samar would be classified as poor na walang makain yung tao. Because okay. I would disagree with that. Okay. Go, Michael, be that as it may, sinasabi nyo na ito yung problema and you just have to accept na you're one of the poorest province. Ano ang ginagawa ng provincial government Samar para matugunan ang mga problema? Do you have any programs? Anong priorities ninyo? Saan kayo nakaangkla? At ano ang dapat malaman ng mga tao? Sa ngayon, it started siguro around 5 or 6 years ago. Okay. It is called the Spark Development Agenda. Mm-hmm. So, because of that Spark Development Agenda, before, it was a Spark Tourism Campaign. Okay. Nung naumpisahan yan, parang it was more of advertising the beauties of Samar. Mm-hmm. Little by little, na-feel namin yung sense of pride ng mga tao. Okay. Because knowing na meron pala kaming tourist spots na kung hindi man siguro masasabing world class pa, pero at least on the national level, okay, alam namin. But it's tourism. Paano ninyo matugon ang kahirapan sa tourism na sinasabi nyo? From there, nakita namin na may mga sites, okay, na mostly yun yung mga unang na-develop namin. Okay. So nung na-develop yung mga yun, medyo tumaas yung antas ng pamumuhay ng mga community na nandoon. Mm-hmm. At because of that, in-expand na siya. Ginawa siyang Spark Development Agenda. Mm-hmm. So, hindi lang siya, although tourism pa rin yung center niya, mm-hmm, pero nasa ano na siya, kasama na rin yung agriculture, okay, livelihood promotion, mm-hmm, kasama na rin, malaking part din yung health. Because we want na madami pumunta na tourist dito, na sigurado din kami makakapagbigay, okay, ng health, good health services. Okay, so ito yung direction ninyo, pagtugon sa kahirapan through tourism. But sa tingin ko kasi, maraming na-employ. If you develop the tourist spots, sila yung gagamitin nyo para maging guides. Yes, and, yes. Makapagtrabaho sila. Pero I also know that marami kayong mga farm-to-market roads na hindi siya nasemento at kailangan makarating doon sa tourist destinations. Tell us something about that. Recently, we have just completed the 14.5 kilometers road papunta sa siguro, if not the biggest falls in... Maybe it is the biggest in Visayas. So, papunta ito sa mga tourist destinations. Yes. But along the way, nadadaanan yung maraming mga rice fields. Correct. Maraming kung saan tinanim yung mga produkto ninyo. Yes. So, parang ano, double purpose. Yes, exactly. Yun talaga yung objective namin. But before going any further, gaano karami yung mga tourist destinations ninyo? Magaganda ba naman? May pagmamalaki ba naman natin? At anong mga sinasabi ng mga tao? What I can say, it's I think it is world class. And okay, siguro pag napuntahan ng mga first-timers na pupunta doon, mapapawaw talaga sila. Naging handa ba ang Samar sa mga kinakailangang facilities? You're talking about a lot of tourist destinations, pero baka naman kulang pa tayo. What about tubig, electricity, hotels, and other requirements? We have, kumbaga, pinuo namin yung mga people's organization to help us with this. So, okay, so yung community yung ini-empower namin para gumawa ng sila yung ma-employ. Mm-hmm. As to the provincial government, we are supporting them through this initiative. So, mm-hmm, binibigay namin yung mga kailangan nila to include the facilities. Mm-hmm. However, as I've said, yung pondo ng Samar hindi ganun kalaki. Mm-hmm. So, pinagsama-sama namin lahat ito. Ginawa namin siyang isang development agenda na kung saan yung mga national agencies can pitch in kung saan nila gustong pumasok. Mm-hmm. So, from the agriculture, they gave us a farm-to-market roads. Okay. Tapos yung tourism naman through Department of Tourism gave us also some roads. Tapos pinagdugtong-dugtong na yun. Okay. BTI and also. Okay. Because of that, nabuo na yung mga areas. So, okay, for example,
pinaka-recent na na-develop namin is yung Kalbiga. Okay. Lulugayan Falls. Aha. So, kasama rin dun yung mga... Masarap bang tubig dun? Oo naman. Mm-hmm. Siguro... Para bang soft drinks? Hindi ko pa natin kumain. Pero, kasi ano siya eh, sparkling na dun. Kasi sobrang lakas nung, nung bagsak ng tubig. Okay, so, okay. Kasama na rin yung mga iba pang mga private na mga companies. So you initiated the Spark program. Yes. But somehow, naramdaman nyo ba ang tulong mula sa national government? Like for example, the Department of Agriculture is saying, marami kaming tulong para sa mga poorest provinces. Like may binabanggit silang SAAD, may Sure Aid. Naramdaman nyo ba to? Marami ba nag-avail? Naramdaman din namin yan. Kasi because also of those help, SAAD malaking tulong din dito sa amin, sa Samar. Dito sa Samar, yung national government, madami rin ini-inject na mga funds for us. Siguro that's the reason also na there is a certain parang nakakalungkot pag isipin mo na we are on the bottom na mga provinces sa poorest. However, siguro until such time na we really feel na makumpleto na, siguro okay na lang din siguro na kahit kasama kami sa list kasi napaprioritize din ng national agencies. That's also one of the reasons na dito sa Samar, parang kami lagi yung nakakalimutan. Hindi naman siguro nakakalimutan. Kasi hindi napaprioritize lang. Kasi nakikita namin, but how's the Bilbil program in your province? Did you feel the programs of the president? Yes, siguro on your way here, yung roads dito, magaganda na rin. Kundi na, may portion lang doon na lubak-lubak. Yes. Yeah. Pero hopefully, funded na kasi lahat yun. So, parang patapos na rin siya. We started Spark Summer Campaign as a tool in promoting tourist attractions in the province of Samar. Pero nag-evolve siya. At first, we only involved tourism itself, promoting the caves, the waterfalls that we have here in Samar. Pero nag-evolve siya after several years, nag-evolve siya, naging Spark Samar Development Agenda. Na hindi lang tourism ang involved dito, kundi maraming aspeto, such as agriculture and fisheries, history and culture, education, infrastructure, health, peace and order. In Samar, we have so many beautiful places, delicious food to eat, and smiling people to entertain you. So welcome to Samar, and you will enjoy province of Samar. Isa rin sa mga humahadlang sa pag-unlad ng isang komunidad ang presensya ng mga rebelding grupo. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbabanta ng Communist Party of the Philippines at New People's Army sa Pilipinas. Kaya naman upang wakasan ang dekadekadang problema sa insurensiya sa bansa, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 70 kung saan nakapaloob ang End Local Communist Armed Conflict o ELCAP. Katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno, layo nitong maghatid ng tulong sa mga NPA-infested areas sa pamamagitan ng Whole of Nation approach. Gaya ng mga karatig probinsya nito sa Samar Island, ang probinsya ng Samar ay kabilang sa mga lugar na pinamumugaran ng NPA. Sa tulong ng EO-70, bukod sa mapapabilis ang implementasyon ng proyektong kailangan ng pamayanan, tungkulin din ng pamahalaan na bigyan ng bagong pagkakataon ang mga rebeldeng nais na magbalik loob sa gobyerno. Nakikita itong magandang atikain ng pamahalaang panlalawigan ng Samar upang lalong mapababa ang poverty incidence sa probinsya. Governor Michael, you're saying na isa sa mga dahilan bakit napasadlak sa kahirapan ang lalawigan ng Samar is because of the NPA problem. Tell us about that. Ever since, kumbaga, yung NPA na problem dito sa Samar, kumbaga... Ever since mula nung pinanganak ka pa? Mula siguro nung pinanganak yung magulang ko. Okay. Nandiyan na talaga yung insurgency problem dito. Did you somehow feel and natakot ka ba nun? Nagkaroon ba ng pagkabahala yung bayan niyo noon? Nung time na yun, okay.
Siguro, nagkaroon ako ng wang. Siguro, it's around late 90s and 2000 na. Okay. So, nung time na yun, parang it became also part na rin ng sistema dito. Na para bang yung mga tao sanay na sa insurgency. You mean sanay nang magbigay sa revolutionary taxes? No. What? Sanay na may kaguluhan. Okay. You're saying, anong mga year yun? Siguro nung late 90s, early 2000. Okay. So, medyo active pa sila eh. Medyo active, so marami talaga. Kikita ko na talagang sila yung marami dun sa bundok at marami mga supporters. Can you say that? Siguro it's safe to say na madami rin supporters nung time na yun. Pero okay. It's more of yun yan, nasa mga remote areas na. And you always hear about ambushes, mga panunog. Yung time na yun. Tell us something about it. Nung time na yun, even yung mga road projects, mahirap yun gawin. Because yun nga, yung mga sinusunod ng equipment ng mga contractors. Because? I think siguro yung mga ayaw nilang mapuntahan. Kasi kumbaga, I really believe also na kung saan nag-end yung road, doon nag-uumpisa yung insurgency. Okay. But you're saying sinusunog dahil hindi sila nagbibigay or dahil gusto lang nilang magpakita ng pwersa? Both siguro. Kasi dito sa Samar, yung mga NPA, para din sila, hindi rin sila isang in the sense na parang may fragmented din sila eh. Okay. So merong mga NPAs na more sa pera, may mga NPAs naman din na gusto nilang yung force nila yung i-assert. So during that time, kahit sa mga syudad dito sa Tagalogan, Cagayan City, nararamdaman, may mga pananakot at maraming times na alert ang military and police. Yes. Nung time. But going further, Governor Michael, during the time, can we say maraming mga local officials, kasi sasabi nyo, may mga sumusuporta. Can you tell us yung totoo? May mga narinig ka bang mga local officials, barangay officials, na sumusuporta sa kanila? Sa ngayon or sa dati? Sa dati. Siguro, oo. It's safe to say also. Uh-huh. Pero, umaga, may mga naririnig-rinig lang, pero it was not really... They were supporting because they believe the NPAs or they were just intimidated? Siguro, some of them believes, pero some of them intimidated lang. Pero, as the years went by, parang yung mga tao nagsasawa na rin eh. Nagsasawa na sa pananakot. Pero you're connecting kahirapan dun sa NPA. Bakit ba? Kung maraming NPA, ano bang naging contribution ito sa kahirapan? Development-wise, sobrang bagal talaga sa mga areas na yun. Una, kahit sa paggumagawa ng roads na tatitenga dahil nasusunog. Yung iba walang taker na contractors. Dahil natatakot. Yes. Yung iba naman, yung barangay, because siguro yung kinukuhanan sila ng pera ng mga NPA. Kumbaga, madami siyang contributing factors na leading dun sa mapupunta talaga sa mabagal yung development. And because of that, yung supposed to be na naramdaman na nilang ginhawa ng mga taong yun. Natenga yun. So, it led to... Okay. Can we also include, like, for example, may mga skirmishes between the military and the NPA, yung mga civilian, hindi nakapunta doon sa bukid nila at hindi naka-harvest at walang income. Yes. Kaya patuloy na walang gaanong activity. Yes. Ganun talaga nangyayari. Opo. Kadamihan. Dito sa Samar, Governor Michael, saan ang pinamumugaran ng NPA? And kumusta na sila ngayon? Yung pinamumugaran talaga ng NPA dito is yung mga bayan ng Kalbiga, Basay, Paranas. So,
actively, meron pang mga here and there maliliit. Out of 24 and 2 cities, 6 lang yata ang meron lang insurgency problems ngayon. Yes, opo. Uh-huh. Some municipalities at saka yung city, like Tacbalogan, mm-hmm. parang ano na to eh, mm-hmm. Halos wala na talaga. Mm-hmm. Pero yung areas na yun, mm-hmm. Dun kasi yung mga sa nabanggit na mga municipalities, mm-hmm. Those are the municipalities na mabilis yung access papunta sa kabilang probinsya, okay, okay. Like Eastern and Northern Samar. Since your family came to power, at ito nga, naging governor na kayo, si President Duterte nag-issue ng EO-70. Anong impact nito? Do you think that this is the best strategy our government? Naniniwala ako sa EO-70. Kasi uh-huh. yung EO-70, binibigyan din ng power mm-hmm. yung mga LGUs or mm-hmm. inaatasan din mm-hmm. na makipag-tulungan. Mm-hmm. Mm-hmm. So in our case, dito sa Samar, mm-hmm. we have 26 surrenderies okay. recently. Okay. So we have allocated also sa provincial government ng 25 million mm-hmm. pesos mm-hmm. Recently mm-hmm. para idugtong sa EO-70 mm-hmm. ng mga matatanggap nila. But how does your program come into EO-70? Kasi I made a research. Parati daw kayo may karaban sa maraming mga malalayong lugar. Paano pumapasok o na-collaborate yung EO-70 activities dito sa barangay caravans ninyo? So yung caravan namin, we see to it na mapuntahan talaga namin lahat ng mga barangay. Mm-hmm. Lahat na ng programs na dinadala namin. Mm-hmm. Health, mm-hmm. education, mm-hmm. Agriculture, mm-hmm. Lahat na kasama mm-hmm. pa namin yung military doon. Mm-hmm. Pero in this case, mm-hmm. yung pagpunta namin ng military, mm-hmm. kasi nagkakaroon ng kumbaga perception lagi yung taga malalayong barangay. Yes. So because of that, parang napapalagay din yung mga pakiramdam ng mga tao, mm. nagkakaroon din ng trust sa government. Okay. But the way you're saying it to me, parang you are admitting na marami kasing naging NPA because noon kulang ang serbisyo ng pamahalaan, wala mga basic services, ganun ba ang no, I'm not saying that. Pero kumbaga, yung ginagawa namin mm-hmm. is i-serve talaga na mararamdaman nila. Pero bakit nga bago? Dito sa Samar ay napakaraming NPA. Ano ba pinaglalaban ng mga NPA dito? Ano bang mga reasons? Tell us. Actually, hindi ko rin talaga maintindihan. Uh-huh. Pero yung pinaka paulit-ulit na sinasabi nila. Galit sila sa gobyerno, of course. Yes, galit sila sa gobyerno dahil sa kahirapan, sa injustices, mm-hmm. sa mga ganun. Mm-hmm. Pero yung mga sinasabi na yun, parang siguro baka sa iba it would apply. Pero to tell you honestly, din, mm-hmm. madami talagang nasasali sa NPA mm-hmm. na hindi talaga nila alam yung sinalihan nila. That's because of... You're saying that's based on the testimony of those who surrendered? Yes. Yun ang sinabi nila. Because, kumbaga, parang it all started na in-invite ka lang. Okay. Pagka-invite sa'yo, nagkwento-kwentuhan kayo, tapos pag in-assign sa yung task. Mm. Not knowing na yung task na in-assign na sa'yo is NPA na gawain. Mm. So, eventually, pag nasali ka na doon, hindi mo naman alam at first. Mm, mm. Then, dun na mag-umpisa yung tatakutan ka na. Okay. Kasi okay. tumulong ka, listed ka na ng, okay. ng military. So, okay. ikaw naman mismo, kahit papaano, parang nagkakaroon ka na ng takot na lumabas or mga... So, you've implemented this yes. Doon sa mga malalayang lugar, apektadong lugar. Yes. So, anong reason ng pagbabago? The military is saying nag-decline na ang number ng mga NPA, we are winning the war against communist insurgency. Totoo ba ito? Ano bang nangyayari ngayon? Bakit sinasabi ninyo ito na maganda ang EO-70 at maganda ang resulta? Masasabi ko kasi based sa surrenderies pa lang, nararamdaman mo yung willingness nila na mag-cooperate talaga sa government. Mm-hmm. It's not because na tinakot sila mm-hmm. or pinahirapan sila na kaya sila nag-surrender. Mm-hmm. Pero naramdaman nila na parang
wala rin naman palang saysay yung pakikipaglaban mm-hmm. na yung principles na pinaglalaban mo mm-hmm. hindi na intact. And you believe na talagang na-diminish yung forces ng NPA ngayon, sa ngayon? I believe na ganun. Because as mentioned earlier, we have 24 municipalities and 2 cities and only 6 sa municipalities na yun yung may presence pa na NPA. As of now, parang siguro yung 6 na yun is 5 na nga lang. Okay. Because one of our municipality, yung Matuginaw, okay. Yung mayor din kasi doon, very, ano talaga siya, very persistent na magawan talaga ng way na para matigil ng insurgency. And how does it feel na ganito ang kinalabasan ngayon? Anong coordination ang ginagawa sa military? Did you see that the military is changing its direction right now? Wala na mga bomba, kung ano-anong mga patayan. Tell us about this. Sa ngayon, nakikita ko, nag-change nga yung direction ng military. Mm-hmm. Kahit papaano, nag-evolve na rin. Mm-hmm. Yung pinakamalaking factor na yun, is sinali na yung mga LGUs. Mm-hmm. Kasi once na in-explain mo sa kanila, na these are the developments na nagagawa natin through dun sa Spark Development Agenda. Yung hindrance na umahon yung buhay natin is because of this. And with the proper explanation na ginagawa sa kanila, sila din na-feel nila na kailangan din nila ng magbago. So, in the areas na mga na-develop namin, nag-change din yung perception ng tao. Nagkaroon ka ba ng threat natin? Personally? Oo. Nanghingi ba sila sa inyo? Kasi ikaw ngayon, ikaw na yung governor ng Samar and ikaw nag-lead sa gobyerno para magiging mahina na ang pwersa ng NPA. Somehow, are you afraid? May mananakot ba? Or nag-text ba sa'yo na ikaw yung palaging nangumbinsi na mag-surrender yung makasama namin? Did you receive those kinds? So far, wala naman. At sana hindi naman dumating sa ganyan. Siguro masyado kumabait sa katila. Pero gusto ko lang sana na actually, isa rin kailangan maintindihan ng NPA na hindi kami yung kalaban. Hindi yung gobyerno yung kalaban. Okay. Kumbaga, parehas naman tayo na yung gusto na umahon yung from poverty, mapaganda yung lugar natin. So, hindi kami yung kalaban. In fact, kung maririnig lang sana talaga namin, which is happening now, dahan-dahan na naming naririnig yung mga na ipaparating sa amin, yung mga gusto nilang, yung mga pinaglalaban nila. Yung iba, hindi namin ginagawa. Pero it's a matter of explanation. But ang problema, Governor Michael, kamakailan lang, mayroong na samsam ng mga IEDs na ayon sa report, ito daw ay gagamitin para doon sa mga militar na pupunta doon sa mga checkpoints ng COVID-19. How true is that and how do you feel about it? Na ito na naman, akala ko okay na. Bakit ngayon? Parang nagbabayad sila ng pinag-usapan na magpipisok na. Ba't may mga ganyan-ganyan pa? Actually, nakakalungkot talaga isipin. Are you discouraged about that? Disappointed ka? Disappointed ako sa mga taong gumawa nun. But gusto mo pang ipagpatuloy ang peace talks? Yes, pero gusto ko pa rin ipagpatuloy at least yung local peace talks namin dito. Kasi yung mga naumpisahan na, kumbaga as I've said din kanina, hindi rin pare-parehas yung pag-iisip ng mga NPA. Although I am discouraged na ginawa nila yun, pero still, hindi rin yun yung magiging dahilan kung bakit titigil kami. Kasi naumpisahan na may magandang resulta. And because of what you're doing right now at ang feeling mo sa paligid parang kumakalma, na feel mo ba na in the next few months maraming mag-surrender sa'yo? Sana. Patuloy naman yung pakikipag-usap namin through sa mga barangay chairman, sa mga nag-surrender na mga nag-surrender na mga NPA, tapos yung mga chairman din
na sa mga areas nila may presence talaga. Okay. Binibigay din namin yung mga pwede namin ibigay. Doon sa EO70, meron silang mga matatanggap eh. So dinagdagan pa namin yun sa provincial government. Nagbigay pa kami ng additional na 100,000 para sa mga in cash na para dun sa mga magsusurrender na na mga NPAs. Governor Michael, if you be summoned to Malacanang and President Duterte will ask you, Governor Tan, kausapin mo nga to si Joma Season. What will you tell Joma Season? Sa akin lang, siguro yung masasabi ko lang talaga, let's give peace a chance para sa mga kabataan, para sa mga susunod na henerasyon. Kasi yung mga pinaglalaban noon, alam na rin natin yun eh. Kumbaga alam na natin yung sinasabi nilang yung kahirapan. Hanggat may kaguluhan, wala naman talagang solusyon eh. Pakikipag-usap lang yung kailangan. Yung mga kabataan ngayon, gusto sana natin na magkaroon na ng chance na mamuhay naman, na peaceful, na walang takot, na pagpupunta ka sa mga areas. So, okay. Siguro yun lang yung masasabi ko sa kanya. Okay, very good. Yan ang kikita ko sa mga young local chief executives. Very positive at cool lang sa mga nangyari. But they're really doing something. Dito sa Samar, 51 years na rin ang gera dito sa NPA. So, sir, yung mga war fighters nila noon, nagkaroon na rin ng mga relasyon sa local, sir. Nagka-create na rin yung iba ng pamilya. So, practically, sir, meron na rin nagbibigay sa kanila ng information na napamahal na rin sa kanila ng mga panahon na maaga pa yung gera dito, sir. But during those times, sir, naniniwala tayo na for a cause. Unlike this time, sir, na paano na talaga, sir? Yung terrorism na talaga. They don't respect humans. Para na lang hindi na nila agawin yung para talaga sa tao, bibigyan na lang namin silang separate. Walang condition? Walang condition. Text lang nila ako. O text nila yung mga sundalo roon. Iwan na lang namin sa isang lugar. Basta wag lang nilang galawin yung para sa tao. Kasi ang AFP naman, ang gobyerno, once nag-declare sila ng ceasefire, sincere naman kami na walang offensive action. Sa gitna ng kinakaharap na problema ng bansa dala ng kahirapan, taunang pananalasa ng mga kalamidad at patuloy na banta ng mga rebelding grupo, tinitiyak ng gobyerno na mabibigyan ang buong sambayanan ng mga karampatang programang makakapagbigay lunas sa mga ito. Gaya sa lalawigan ng Samar, abala ang lokal na pamahalaan sa pagbuo at pag-implementa ng mga proyekto para sa mahalagang sektor ng lipunan. Sa sektor ng edukasyon, agrikultura, turismo, pangkalusugan, kahandaan sa sakuna, at maging sa paglinang sa mga kabataan. Ito ang landas na tinatahak at prioridad ni Governor Reynolds Michael Tan upang makamit ng lalawigan ang inaasam na pagbabago at kaunlaran. So much has been said about the poverty insurgency na action na natin, and you're very positive about it. So, what's next? Anong direksyon ng Samar at paano mo ito dadalhin bilang batang-batang governor ng Samar? Yung direksyon namin is based pa rin dun sa Spark Development Agenda Plan. Okay. So, a long-term plan siya. Mm-hmm. Yung agriculture sector namin, binibigyan namin ng priority ngayon. Oh, okay. Yung fishing, kasi malaking part ng population namin dito na yung livelihood fishing din. Okay. As to education is concerned, gumagawa kami ngayon ng isang module na kung saan focused siya sa Samar, kasi naka-tie up namin sa DepEd na ituturo yung mga yung history ng Samar, yung mga tradition, mga tourist destination. Kasi gusto rin namin na kumbaga kasama na rin sa pag and ng poverty insurgency is the love for your province. So malaking factor yun. But we have to emphasize also, Gov, that palagi kayong dinadalaw ng mga bagyo, kalamidad dito sa Samar. How prepared are we? Gano'n tayo ka-equipped? And do you think na handa tayo? We can never be prepared talaga. Okay. Kasi sa
sa mga bagyo. Okay. Kumbaga, in the sense na we can prepare in sa mga kalamidad na usual na nangyayari. Pero sa ngayon, parang grabe na rin yung mga kalamidad eh. But at least, dun sa disaster team ninyo, what trainings have you done? Anong paghahanda ang ginagawa nyo? Ini-empower namin yung mga youth ngayon. Okay. Para tungkol sa disaster. Mm-hmm. Meron kami yung Sirak Kabataan. Okay. So, binubuo namin siyang youth organization ng mga SKs. Kasama na rin yung mga non-elected na mga youth na gustong sumari sa organization na yun. Sila yung inuumpisahan na rin namin yung power. So, trainings, paghahanda. Kasi sila din yung mga active eh. Yeah, at saka pag binigyan mo ng instruction, naku, ginagawa talaga. So, kung makakatulong lahat ng youth, which we are trying to do now, I think siguro yung in the future ng mga calamities, although in most cases, yung calamities sa Samar, walang casualty na. Because yung mga tao, kahit papaano, ano na talaga, alert na talaga. Sabi nila, priority ni Cove yung mga kabataan kasi batang-bata pa yung governor namin. Sama ko ganun ba? Kahit papaano. Pero nakita ko rin kasi yung mga bata as yung dedication. Iba din yung dedication ng kabataan. I'm not saying na yung hindi nagbibilong sa youth is wala nun. Pero before kasi, hindi pa ganun ka nabibigyan ng attention. Pero nag-iiba na rin ngayon. Hindi ka ba namang problema sa pagbibigay ngayon ng mga ayuda? Limitado lang daw yung pera at budget at yung pangrasyon. Wala ka bang concern dyan ko? Sa social amelioration? Yes. Naku, malaking problema yon. Isang buong ano yon? Isang buong episode. Mag-donate yun. Ka na lang kasi ng 50 million. Pwede lang sana. Pero, sa ngayon, yung relief operations ng provincial government, tapos na po kami sa lahat ng bayan na nagawa na po namin. Pero dun sa social amelioration, as much as gusto ko sana na lahat. Na lahat, pero because binigyan lang din kami ng certain targeted lang din daw eh. Okay. So nung binigay dito sa amin, ako malaking problema siya, pero we are hopeful na in these days to come magkaroon din ng additional. Sa hirap ng buhay na nananasan ngayon, Gov, no? Doon sa kabilang probinsya ng Samar, inagaw daw ng mga NPA yung para sa ayuda sa ibang mga tao. If, and only if, mangyayari yan dito sa lalawigan ninyo, anong magiging action ninyo? Anong magiging happy bang ninyo? Hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko, pero sana hindi dumating yun. Pero siguro... Diba kasi naghihirap din dun sa taas sa mga kapatid nating NPA? Wala rin sila makain dahil nag-quarantine din sila at naka-checkpoint lahat ang ating mga sundalo at hindi sila makagalaw. Ganun ba yung evaluation mo dyan? Dun sa kung ano yung gagawin namin. Although mahirap man, pero kailangan talaga naming labanan yung NPA kung sakaling gagawin nila yun. Kasi sa panahon ngayon, lahat naman tayo naghihirap. I'm not saying na kalaban namin yung NPA in the sense na sa bala na laban. Pero kung ganun yung gagawin nila, hindi rin kami talaga pupwedeng nahayaan lang na ganun. Kasi kamay na bakal gagamitin mo? Siguro, ganun nga yung mangyayari. Kasi lahat naman tayo naghihirap. Okay. Open naman kami na makipag-usap. Governor Michael, in the next 5 years, anong Samar ang makikita natin? In the next 5 years, yung gusto namin na makitang Samar, yung mas maunlad, yung mas progressive, at saka mas peaceful na Samar na. Hopefully,
the next 5 years, magawa dadagsa namin. Dadagsa ang maraming mga turista. Sana. At makabalik kami. Oh, naman. Kasi yung gusto talaga namin dito na maiba naman yung pamumuhay ng mga tao. What message mo sa mga taga-Samar? Ginagawa namin lahat ng kailangan gawin para mapaunlad yung Samar. So yung hihingin ko sana sa inyo, mga kaprobinsya, kababayan, na tulong-tulong tayo na paunlarin yung Samar. Disiplina yung kailangan nating lahat para mapaunlad yung Samar. Governor Michael, if there's one message that you would like to tell the President, what would it be? Yung gusto ko sanang maparating kay President, ako, believer ako sa mga ginagawa ng President. Para dito sa Samar, na tulungan kami tungkol sa health. Kasi isang malaking problema din yan na kinakaharap. Hindi lang sa Samar, siguro sa lahat ng probinsya. Na because of nilocalized na yung mga hospitals in general, yung mga provincial government, since maliit yung pondo, nahihirapan din. Although ngayon may ginagawa na yung universal healthcare, pinag-aaralan pa namin, pero sana tulungan talaga kami sa universal healthcare kung paano talaga ito ma-implement, na tulungan kami ng presidente para maging successful ito. Kasi isang malaking agay din ito, isang malaking maiaahon din yung mga taga-probinsya. 3 years from now, sir, Samar will be a tourist destination, sir. We have a lot of natural beauties here, sir. Then more roads will be built, and there are more access for tourists, the businessmen, sir. This will be a NPA-free island. Ang gobyerno ninyo ay handa kayong tulungan para magkaroon ng panibagong pamumuhay. Hindi lang national government. Here in Samar, even the provincial government, municipal governments are offering you a chance to start a new life. Malayo pa ang daang kailang tahakin ng bansa pagdating sa kapayapaan at kahandaan sa anumang pagsubok. Sa bawat dekadang nagdaan, hindi tumigil ang pamahalaan sa paglatag ng iba't ibang plano at solusyon upang tugunan ang mga problemang ito. Sa kabilang banda, ang mahalagay na ipaparamdam pa rin ng gobyerno na kakampi sila ng masa at kailanman hindi sila naging hadlang sa anumang pagbabagong inaasam ng bansa. Kung patuloy na magtutulong-tulungan ang bawat Pilipino at ang pamahalaan, dalang araw, mapuputol rin ang mahabang tanikalang pumipigil sa pagsikat ng araw para sa bagong umagang narating. Issue One-on-One.